kasi kundi totoo naman eh, in-unfollow ni Michelle D ang naging ang searchy na si Attorney Oliver Mueller, kasi di ba sa isang sa yun nga po yung binalita natin nung nakaraan na naging guest nga itong si Attorney itong taga Cebu na gwapo na Piolo Pascual look alike, at ang napili ni Michelle D ay itong ang si Attorney Attorney Mueller na matapos ngang yun na syempre ano lang naman yun, katuwaan, date sila, nagulat na lang ang mga netizens nung makita daw nila at nabalitaan na in-unfollow ni Michelle D itong attorney na to. Kaya nagtatanong lahat, ano ang posibleng nangyari doon sa supposedly date nila? O, di ba? Kasi yun naman talaga yung essence nung portion na yon ng Showtime. So, nagtanong-tanong kami kasi after that incident, naunang bumalik bilang audience itong si Attorney Mueller na nakita nga siya sa audience ni Meme Vice Ganda at tinanong kung bakit nandoon siya sa show. Tapos, sinong binibisita? Ganun pa yung pagkasegue ni Meme sa kanya. Nasagot naman ito ni Oliver ay binibisita niya yung mga ilang friends niya. Siguro na nakilala niya doon. Hindi na in-enumerate kung ang taga-production ba yung mga friends na to, or mga cameraman ba to, or mga co-host ba ito ng, o mga host ba ito ng show, or yun na nga, basta friends, or mga may kinalaman, or mga executives ng ABS-CBN, may pwedeng ganon. Kasi imposible namang binibisita niya yung mga kapwa niya audience, di ba? Kagagahan naman yun. But anyway, alam mo naman si Vice, mahilig manukso rin naman yan. Sabi niya, si Kim Chu ba binibisita mo rito? Tapos, with all due respect naman dito sa attorney na ito from Cebu, sinabi naman niya na hindi maganda, parang wala siya sa lugar para pangunahan or sabihin na binibisita niya si Kim. Although sabi niya, gusto niya si Kim at bilang kababayan, na-appreciate niya ang klase ng pagkababae ni Kim, maganda, matalino, mahusay, something like that. And nakakatawa lang kasi maraming mga netizens, syempre, ang nag-ship nga kasi kahit nung time na si Michelle D yung searchy and naghahanap siya, o searcher ba ang tawag, ano ba, searcher, whatever, siya yung nandoon nakasalang at naghahanap siya ng mga kadate niya. Talagang marami na rin nakapansin na uy, parang bagay din itong si attorney kay Kim Chu. In fact, maraming ang kinilig na lalo pa nung trinanslate ni Kim yung ibig sabihin nung I love you in Cebuano dialect. So, ang daming natuwa. Marami rin namang nagsasabi na, ano lang yan, nagpapa-cloud chaser yan, nagpapa-controversial din yan, nagpapabida kasi napansin nga nila dun sa interview na he wants to try to getting into the business, which is show business, at tingnan daw niya yung mga possible opportunities na pwedeng niyang gawin or magkaroon siya. And syempre bilang isang magaling na attorney tapos gwapo pa. At yun na nga, ka-look alike, may mga eksena, may mga mukha talagang kahawig niya si Papa Piolo. So parang ginagamit na rin in a way, sorry for the term ha, bubusina ako dun sa paggamit. Pero yun ang nakikita namin sa ngayon na salita na sinasakyan na rin siguro nitong attorney kung ano man yung pinaplano niyang pasukin sa mundo ng showbiz, na kaya nga nagdududa kami nung sinabi niyang dumadalaw siya sa mga friends niya sa Showtime. Ang feeling namin, mga executives ito eh, mga may kinalaman sa produksyon, may kinalaman sa pagpapatakbo ng pagpamanage ng artista, ng artist, etc. Na yun siguro yung pinag-uusapan nila. I mean, correct me if I'm wrong, ito, base na lang din ito to sa tinagal-tagal na din namin sa industry, observation na rin namin, na why not? Kasi unang-una, may height, may itsura, may talino, talagang ano, at pinagkakaguluhan siya sa ngayon. So, sabi siguro namang nagpapayo sa kanyang taga-industriya o mga insiders, might as well use it. And yun ang nakikita namin isang factor o isang reason kung bakit nandito siya at ganun siya magpahayag. And yet, gusto pa rin niyang i-try ipakita ang pagiging
ang pagiging may pinag-aralan niya, ang pagiging lawyer niya in short. And yun na nga, sana maging ready siya sa mga batikos kasi syempre hindi maiiwasan kasi syempre may mga taghanga si Kim na talaga namang palang gusto niya doon siya sa katambal niya ngayon na kay Paul Avellino na yun nga kaya nga nabuhay at kilalang kilala at sikat na sikat yung Kim Pao, di ba? Dahil doon sa kanilang mga pinagsamahan nila sa Lindang and sa now ongoing na What's Wrong with Secretary Kim. So marami na ngang nagsasabi na sila na nga, di ba? Tapos syempre pwede nilang may mga nagsasabing ay nako wag ka diyan kasi gagamitin ka lang Kim ni ganito ganyan ganyan sasakyan ka kasi yun ang kilala ka masikat ka ikaw yung personalidad eh kasi sa tipo naman nito ni attorney na gustong siguro mag showbiz parang yun ang nakikita niyang easiest access na sumakay sa kasikatan ng isang Kim Chiu para mapag-usapan siya. So ang dami mga haka-haka, iba-ibang opinion na nagtatalo-talo. And syempre sasabihin natin, nakikinabang at this time si Attorney Oliver Mohler kasi nga hindi naman natin nga siya kilala for the longest. Kilala lang natin siya, kilala siya ng mga followers niya sa TikTok or sa Facebook or sa Instagram, pero sa showbiz hindi naman talaga siya kilala until lumabas nga siya bilang isa sa mga searchers or searches nung na si Michelle D nga ang tawag natin si Michelle D nga yung naging kadate niya that time and lahat ngayon ay nagtataka kung ano ang posibleng nangyari dahil balita nga na in-unfollow na ni Michelle itong si attorney for the reason na hindi pa natin alam ngayon kasi si Michelle ay ongoing ang pagiging guest host niya sa It's Showtime. Alam ko maglalas ito hanggang naglas na yata nung Sabado nung nag-grand finals ang tawag ng Tanghalan Kids na yun ang nakasabay nga naman ng talagang birthday celebration ni Bossing Vic Soto. Speaking of birthday, gusto kong batiin ang kakibigang si Direk Albert Martinez ng happy birthday. Isa po yan sa mga sobrang close sa akin since bata pa si Isabel days. Bata pa si Isabel, mga 14 days nila noon ni Snooki, ni na Dina Bonavi, mga ganung tambalan na Hello Young Lovers, mga ganun-ganun. Kita mo ganun nakakatanda, no? But anyway, happy birthday Direk Albert. I'm sure magkikita tayo. But anyway, sana makarating sa itong bati ko. Although nabati na kita at sinagot mo naman ako pala. Anyway, balikan ko lang yung Michelle. Ayaw naming magkaroon ng haka-haka kung anong posibleng dahilan. Pero since magagaling naman po mga netizens, kayo na po ang bahala na humusga or siguro yung pinakamalapit na posibilidad kung bakit in-unfollow niya. Siguro hindi lang tiga siguro naman type ni Michelle. Or baka naman at this time hindi niya siguro priority, baka in-unfollow muna para siguro ayaw niya munang makita na ayaw niya masundan, ganyan-ganyan. Kasi may mga ganong kasabihan, pag ipina-follow mo, ang tendency mo para kang stalker. Alam mo yon, tinitingnan mo siya sa kanyang mga activities, ano mga nangyayari sa kanya, kasi nga lalo't may interest ka rin, di ba? Lalo parang pa yung iisip parang ganyan. Pero hindi natin alam. Kami may sapantaha lang namin yun. Pero kayo po ang bahala dyan. Ibinibigay namin sa inyo kasi maklaro naman ang mga pictures ngayon ng mga pangyayari na itong si Attorney Oliver. Sabi nga niya, gusto niyang subukan or gusto niyang tingnan ang mga oportunidad na pwede niyang pasukin or gawin sa show business. And yun na nga, may pumasok na Kim Chiu factor na marami rin nagkakagusto na sana maging sila. Although, tahimik naman din si Kim at ngumingit, dinadaan lang sa pangiti-ngiti. And then, ito namang si Michelle, yun na nga, nabalitaan natin lately na in-unfollow na niya ito. So, kung hanggang sana aabot itong kwento na ito, ang tabayanan pa rin po ninyo dito sa Unbearable Channel. Ako po ang inyong lingkod at papasalamat sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga sponsors. Thank you very much. At higit sa lahat po, tayo pong lahat sa inyo, ako'y concerned sa ating mga kalusugan, ako'y grabe inuubo, sinisipon, sa gitna ng tag-init yan, ha? Lagi po tayong dapat hydrated at lagi nating umiinom tayo ng tubig at panatilihin natin na sana ay maayos po ang ating mga kalusugan. Nagmamahal, Papa Unbearable ng Betnabus. Thank you.